Nataka kayo, ako lang para sa episode na to. Kasi biglaan lang siya. Nakita ko lang to, parang gusto ko siyang itry. Kasi alam nyo naman na mahilig ako sa milk tea. And naisipan ko rin na oo nga no, meron naman kaming ingredients sa bahay. Bakit hindi ko try gawin yung nakita ko na gumawa ng Dalgona milk tea? Kasi diba nung nakaraang video, gumawa kami ni Mami ng Dalgona coffee and Dalgona Milo. Pwede rin pala siyang gawin sa milk tea. Same ingredients lang. Kailangan mo lang din ng Nestle cream or all-purpose cream. Tapos, kailangan mo nung mga powder ng milk tea. Kagaya nung sa mga Nesty, tapos yung sa Lipton, meron silang mga ganun, diba? Or kung meron pa kayong ibang mga brands ng yung natitimpla na mga milk tea sa bahay nyo, pwedeng-pwede nyong gamitin yon. So, ayun nga, kailangan natin ng, syempre, unang-una, gatas, fresh milk. And susunod yung ating whisk para panghalo, yung ating all-purpose cream. Meron ako ditong iba't ibang klase ng milk tea. Meron yung sa Nestle, meron naman yung sa may Lipton, and meron din ako nung sa Enjoy na nakalagay sa lalagyan na nito. Para sa video na to, ito yung gagamitin ko kasi para sa akin, mas masarap siya kaysa dun sa dalawa. Pero kayo naman, kung ang meron lang kayo sa mga bahay nyo is yung kagaya na tong sa Nestle, walang problema, mag-work yun. Tapos ito, kailangan ko to para mamaya paghahaluin ko na to. Kailangan nga rin pala yung all-purpose cream nyo is chilled para mas madali siyang haluin and mas mag-tick yung consistency niya. And wish me luck kasi ngayon ko lang siya first time itatry and sana wag siyang magaya dun sa Milo na ginawa namin na Dalgona Milo dahil nga ang nangyari dun, di ba, is medyo hindi nag-ticken yung consistency niya. Pero pag tinikman nyo naman siya, masarap talaga siya. So, umpisahan na nga natin. Bali, ito, kung mapapansin nyo, bukas na siya kasi ito yung natira na ginamit namin para sa Dalgona Milo. And sayang naman, wala rin paggagamitan. So, might as well, ito yung gamitin natin ngayon sa ating Dalgona milk tea. Ang gagawin mo lang is, lalagay mo siya sa isang lalagyan. So, maglalagay tayo ng mga 6 tablespoons siguro. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yan. Bago nyo lagay yung powder nyo, kailangan haluin nyo muna tong inyong all-purpose cream para mag-thicken yung consistency niya. So, ang gagamitin ko is yung whisk. Pero, wala namang problema. Mag-work din kung ang panghahalo nyo is yung mga kutsara nyo lang. Bali, feel ko, babalikan ko na lang kayo kasi matagal yung paghahalo ng ganito. Dahil nga, mano-mano, wala tayo nung electric mixer. Babalikan ko na lang kayo mamaya kapag medyo nag-tick na yung consistency nito. And after that, saka ko lang ilalagay yung powder na milk tea para ihalo naman dito. Tapos, same procedure lang, i-bibit lang ulit siya para mag-tick or lumapot yung consistency nung ating creamer. I mean, ang ating all-purpose cream. Ayan guys, after mga 10 minutes siguro, ganito na yung itsura nung ating all-purpose cream. Ganyan na yung kanyang consistency. Hindi ko alam kung kita sa camera kasi parang naano siya ng brightness. Pero ayan, medyo nag-tick na siya. Yan na lang po yung kaya ng aking powers kasi mahirap talaga pag manual kasi nga nakakapagod sa braso. Pero ano na siya, compare kanina na lumabdaw siya ngayon,
umano na siya, lumapot na siya. So, pwede na natin siyang haluan ng ating winter melon powder milk tea. Kung meron kayo ibang flavor sa inyong bahay, halimbawa, meron kayong Hokkaido, Okinawa, Taro, siguro pwede rin naman siya kasi in powder form naman, gagawin nyo lang is ihahalo lang natin siya dun sa all-purpose cream natin para yun yung pang-top natin sa milk and para yun yung magsisilbi na pinahadalgona natin in milk tea form nga lang. So, ang gagamitin ko is ito, pero ito pwede rin kayong gumamit ng mga ganyan. Itong brand na itong nakalagay sa lalagyan na namin ito is Enjoy to. Masarap din siya. Mas trip ko yung lasa niya kaysa dito sa Nestea saka sa Lipton. Yan. Bali, ganito yung itsura niya. Yan. Ito yung tinitimpla namin minsan pag gusto namin ng milk tea. Tapos, ang gagawin nyo lang, kunin nyo yung inyong tablespoon. And gagawin ko dahil may Nestle cream na to, baka humalo siya sa powder. Is, lalagay ko siya, di kaganyanin ko. Yan. Para, ito yung dito. Yan. One. Two. Three. Four. Four muna. Tapos, tatansyahin na lang natin mamaya. Kung lalapot ba siya or hindi. Pag hindi, dagdagan pa natin. Haluin lang ulit muna natin. Sayang naman yung powder sa kutsara. So, haluin ko muna siya gamit yung kutsara. Tapos, babalikan ko na lang ulit kayo mamaya kasi nga, matagal-tagal ang paghahalo. Siyempre, ayaw nyo namang panoorin nyo lang ako naghahalo. Nakikita nyo kung paano ako mangalay. Simple lang siya. And sana mag-work yung ginagawa natin. Pero feel ko mag-work naman siya. Kasi ano siya eh, oh. Malapot na siya. Hindi siya yung kagaya nung gawa namin sa Milo na kitang-kita mo na ang labnaw talaga. Wala kayong whisk. Wala namang problema. Pwede yung mga kutsara niya sa bahay. Yan. Nagkaroon na siya ng kulay. Pakita natin sa camera. Yan. Kita ba? Medyo brownish-brownish color. Ano na siya? Winter melon. Ganda ng kulay niya, cute. Hala, ang ganda na ng consistency niya. O, tingnan niyo. Kita niyo? Medyo malapot na siya. Parang konting whisk na lang. Ang ganda niya ng ipang top sa ating milk mamaya. Para sa ating Dalgona Winter Melon or Dalgona Milk Tea. Kasi may iba't ibang flavor naman tayo ng preference ng milk tea. Hi guys! Nagbabalik na ako. And kung mapapansin nyo, ang ganda na po ng consistency ng ating Dalgona Milk Tea. And sa tingin ko, pwede na siya nating ilagay sa ating milk. So, bali, mga ano ko din to hinalo, mga 10 minutes mahigit din siguro. Talagang pagtsatsagaan nyo lang siya para makuha nyo yung magandang consistency. Ang bango-bango nito, kaya feel ko talaga masarap. Kasi, di ba, ihahalo mo pa siya sa fresh milk. Bali, ayan. Ganito siya. Tignan nyo. Ganito yung itsura niya. Zoom ko na lang para makita nyo. Tapos, ito yung consistency. Ang ganda, di ba? Ang cute. Kailangan natin ng ice, syempre, para po malamig yung ating Dalgona milk tea. Tapos, kailangan natin ng fresh milk. Bali, yan. Kumuha pa ako ng isang baso para dalawa kung sakaling sobra tong nagawa ko is bibigyan ko si mami kasi favorite din niya ang milk tea. Bali, lagyan natin ng ice. Malamig, mas masarap. So, ganyan natin ang ice. Yan. Ang gagamitin kong milk is yung sa Nestle Fresh Milk High Calcium. Ito. Pero kung meron kayong ibang milk sa inyong bahay, walang problema naman. Okay lang kahit ano yung gamitin nyo. So, ang gagawin natin, medyo pupunuin natin to kasi para nakapaangat yung dalgona na ilalagay natin. Tapos, saka na natin ilalagay yung dalgona mixture na ginawa natin kanina na ating pinalapot para naman masigurado natin na nakaangat siya. Kaya dinamihan ko din yung yelo. Yan. Yan.
lang pa to, simutin natin. Kasi sayang naman yung pinagpaguran ng braso natin sa paghalo-halo niyan. Cute, tingnan nyo, ilalapit ko sa inyo. Yan na po yung ating finished product, ang aking Dalgona Milk Tea. Dalgona Winter Melon Milk Tea. Syempre, hindi naman mawawala ng taste test tong Cosinica segment natin. Kaya, malalaman ko din kung masarap ba talaga yung ating ginawa. Kuha ko lang yung aking metal straw para mas madali siyang inumin at mas madali siyang haluin. And ito na yung portion na titikman natin ang ating Dalgona Milk Tea. So, yung isa, ibibigay ko na kay Mami kasi sayang naman tong isa kung walang iinom. Mami! Kunin mo na yung Dalgona Milk Tea mo. Tikman na natin. Tada! So, tikman na natin siya. Tipuhan ako ni Mami. So, unahan ko na siyang tikman. Bale, ang gagawin nyo, syempre dahil nga aesthetically pleasing to the eyes lang naman po yung ating ginagawang Dalgona, hahaluin nyo pa rin siya para lumasa yung winter melon na flavor dun sa milk na nasa ibaba niya, diba? Kasi kung hindi mo siya hahaluin, edi hindi mo malalasahan yung winter melon na tinimpla mo kasi nandito lang siya sa may pinakaibabaw. So, haluin natin siya. Tingnan nyo, sobrang ganda ng consistency talaga. Ingat lang kasi baka matapon. Kasi ang ginawa ko nga is pinunong puno ko para yung Dalgona natin is kitang-kita talaga siya. Ang maganda pa nito, sa fresh milk pa natin hinalo yung winter melon na flavor. So, ang mangyayari, feel ko magiging sobrang creamy niya. Tapos, di ba, para nga maging thick yung consistency, ginawa pa natin, nilagyan pa natin ng all-purpose cream. So, sobrang creamy siguro na itong milk tea natin na to. Ang sarap. Sobrang creamy. Tapos, ang sarap pa ng fresh milk. Sabi sa inyo, maghahalong-halo yung lasa nila. Pero kayo, kung milk tea lover kayo, pero ang gusto nyo is yung may lasang tea siya, or yung may aftertaste na tea siya, siguro pwede nyo naman ding haluan ng tea. Pero hindi ko sure kasi di po natin trinay. So, kung trinay nyo yon tapos masarap naman, comment down below para malaman din ng ibang mga manonood. Ang sarap talaga. Mas bet ko to kaysa sa coffee dal... What? Coffee Dalgona. Baliktad. Mas bet ko to kaysa sa Dalgona coffee, saka dun sa Dalgona Milo. Well, nasarapan ako dun sa Dalgona Milo. Kaya lang, syempre kasi nga, hindi namin na-meet yung pagiging thick na consistency, kaya di ko siya masyadong na-appreciate. Pero sa lasa, masarap. Pero ito, dahil nga, na-perfect ko siya, tapos natikman ko pa siya ng ganun yung itsura niya, talagang masasabi ko na masarap. Kaya para sa mga milk tea lover dyan, for sure, masasarapan kayo. Hindi kasi ako coffee lover, so, siguro, yung mga coffee lover is, nasasarapan sila ng sobra dun sa Dalgona. Pero ako, this is my comfort zone. This is my preference. So, talaga, ito ang gusto ko, milk tea. Sarap din sana to kung merong pearl na kasama. Kaso nga, wala namang pearl na dito sa bahay. Naubos na namin. So, next time, siguro tatry ko to. Lalagyan namin ng pearl para mas masarap. Bale, ayun lang guys. Yun lang yung para sa video ko na to. Sana nag-enjoy kayo. And comment down below kung may iba pa kayong suggestion na mga video na gusto nyong gawin ko para sa segment ko nga na to ng Cosinica. Sana din nasarapan kayo kung trinay nyong gawin. Make sure na comment nyo din sa baba kung ano yung sa tingin nyo sa ginawa natin na to na Dalgona Milk Tea. And don't forget to like this video, subscribe to my channel, and click the bell button to get notified every time I post new videos. Thank you for watching and see you on my next video. Bye guys! Mwah!